guys, good morning. Ayun, kagabi hindi na ako nakapag-map, guys. May mag-map tayo. Ano muna ako, guys? Mag-ulis muna ako, saka ako mag-map. Nakikita nyo yung mineral na yan, guys. Bumili talaga ako para kay Arin at kay Ayman. Kasi yung tubig namin, guys, is dilaw yung lumalabas. Kaya bumili na ako, guys. Eh. Hindi naman siya always, guys. Ngayon lang naman kasi ano. Kasi mula nung ano tawag dito kayo sa'yo nung magsusukat ano si Arin, sinagudumi si Arin is tawag dito. Diba binang ko siya ng ano na yung ano tawag yun? Orisol ba yun? Orisol na yung panghalo sa tubig ba? Tapos binang ko siya ng mineral. Alhamdulillah, okay naman na siya. Kaya napag-isip-isip po, guys, na ano, bumili na lang talaga ako ng mineral.
Ito yung mga inilalagay ko guys pag nagmamap ako para tawag dito eh. Iwas, ano, ali, sorry. Iwas lang ako ba guys. Mas masarap talaga guys pag nagmamap gabi kasi pagka umaga, pag gising mo, okay na siya. Baka kailangan kong magmap guys, hindi pwede na, hindi tayo magmap. Ganito yung ginagawa ko guys, hindi ko na siya nilagay sa tubig, haluan ng tubig. Ay, hindi ko na nilagay sa tubig, sorry. Hindi ko na siya nilagay sa balde, tapos haluan mo siya ng tubig. Kasi, ano guys, tawo dito. Kung ganito siya, mas madali, kumbaga. Hindi ko na nagawa ito kagabi guys, kasi napagod na ako eh. Guys, mag-ano lang ako sa inyo, may tanong lang ako sa inyo kasi sa atin naman kasi sa Pilipinas. Hi guys. Ayun. Sa atin naman kasi sa Pilipinas ba guys ba? Ninyan ko na lamang yung buhok. Ayun. Sa atin kasi sa Pilipinas guys, may kasabihan yun guys. Tawo dito eh, may kasabihan pag yung butterfly is pumasok sa bahay ba? Kanina guys, pag open ko ng kwarto namin, timing talaga pag bukas ko, pumasok ka agad yung butterfly. Na yung color, ano, color siya, ano siya, brown. Tapos yung sa pinakadulo yung pakpak niya is black. Black-white ata yun, or black lang ba? Kayo na yung mag-ano guys. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin guys ha. Basta, pagkakalam ko sa Pilipinas, sa amin, pag abot sa mga butterfly, may mga kasabihan yan guys. Kaya nung pagpasok ng butterfly, andun pa rin siya sa kwarto guys, nag-stay siya sa kwarto. Ano ako, parang biglang kumabog yung dibdib ko eh. Ano kaya ang ibig sabihin na to? Ano kaya yung pahihwating nito? Tapusin ko na lang muna ito guys. So ayan guys, tapos na ako. Ayan. Malinis na. Ayan. Tapos kinausap siya ko lang sa inyo din guys. Kinausap ako ng kapitbahay na pwede ba daw yung anak nila is dito daw nila patulogin mga ano guys, mga 3 days or 4 days kasi
aalis yung mga kapitbahay namin dito, guys. Aalis sila, dadalo sila ng kasan. Parang pamilya ata nila yan, guys. Tapos hindi nila dadalhin yung mga dalagita. Baga dito sa kapitbahay namin, may dalawang dalagita kasi yung isang dalagita, umalis na, nagtrabaho na. So, nakiusap, kinausap ako nung nanay nung bata na yung nagbebenta mismo ng lambano, guys. Sabi niya na ano, na kung pwede ba daw dito, walang daw patulugin yung dalawang dalagita. Yung anak niya at saka yung pamangkin niya. Yung pamangkin niya isa is yung nagbabantay kay Arin nung maliit pa si Arin, guys. So, sabi ko naman, kasi ano siya, guys, natatakot siya kasi pagkagabi daw, kalahating gabi may kumakatok sa pinto nila. Tapos, alam mo naman yun, guys, pag nagbibenta ka ng lambanog, dito makulit yung mga tao, eh. Talagang kukulit din, nagkakatukuin ka at kakatukuin ka hanggang sa, ano, hanggang bigyan mo sila. Pero kung ayaw mo man silang bigyan, guys, ayaw mo man silang bigyan ng lambanog, kumbaga, talagang anuhin mo yun, parang tiisin mo yung pangangatok nila na napakatagal. Mga ilang minuto din yun. Kasi makulit sila, guys, eh. Pag sinabihan mo, kunwari sinasabihan mo, wala na, ubos na, hindi sila naniniwala. Yung mga ganyan. So, kailangan mo talaga silang bigyan, guys, no? So, sabi niya naman sa akin na natatakot siya, baka may mga tok sa mga pinto nila, and then mga bata lang yung nasa bahay. So, nakiusap siya sa akin, guys, na dito ko na lang daw patulugin sila mamayang gabi, dalawa. Hindi lang mamayang gabi, guys, mga 4 or 3 days lang, yung ganun. Sabi ko naman, okay. Kasi kilala ko naman yung mga bata na yun at mabait naman sila. At saka nakakatulong naman sila sa akin kay magbabantay kay RJ. Yung ganun, hawak-hawak kay RJ ba? Pero actually ngayon, guys, hindi naman masyadong bantayin sa RJ kasi may ano siya, may baby walker siya and then may baby stroller siya. Kumbaga ako palit-palit lang ako, guys. Pag umiyak siya sa baby stroller, nilalagay ko siya sa baby walker. Umiyak naman siya sa baby walker, binabalik ko siya sa baby stroller. Yung ganun ba? Tapos binibigyan ng laruan. Yung ganun. Kaya hindi na ako nakapag-ugas, guys. Hindi na ako nakapag-ugas. Hindi na ako nakapag-mop. Basta maaga ako nagpahinga kagabi. Tapos yung kuryente din namin kagabi, 3 times din namatay, guys. Ay! Timing na kama pa ako kasi hindi pagising yung mga bata. Si Arin at si Ayman. Dito, guys, kapag magbebenta ka ng mga ganyang inumin, kahit mga lambanog or kahit ano pa yan, tindahan ka man ng mga ano, mga wine, yung ganun. Pag yung tao, dito kasi mahilig, may maraming mahilig mag-inom, guys, eh. Lalo na yung mga matatanda. Mahilig sila uminom ng lambanog, guys. Pag nalasing na, minsan may kada ano, hindi lang minsan dito, guys, kadalasan dito mga tao nagwawala. Nagwawala pagkalasing. Parang nagmumura na. Yung ganun kasi, alam niyo naman paglasing yung tao, di ba? So, ganyan talaga yung mga nila dito. Nawala tayo, guys. Naputol yung ating video. Start na yung pasok ng mga bata ngayon, guys. Si Ayman at si Arin. Pero si Ayman, hindi pa siya makakapunta. Makakapasok ngayon kasi pupunta ulit sila ng ano ngayon, guys, ng city. Sikasuhin ulit nila yung passport.
Kasi yung kay Arin, okay na, guys. Kasi dito, guys, nag-aantay kami natawagan kung kamusta, or okay na ba yun, wala ba na bang mali, pwede na ba yung picture niya, yung ganun. Mag-aantay yan, guys, kunwari, nung isang araw, napunta yung asawa ko at sa Eman. Mag-aantay sila ng 2 days at yun, or 1 day. 1 day bago balitaan na na-reject, hindi talaga na ano yung picture ni Ayman. Sinabihan ko yung asawa ko, bakit ba, paano ba nakinuna ng picture si Ayman? Bakit, ano, 2 times nang ma-reject yung picture niya, yung ganun ba? Sabi ko, wala, ganyan, kasi kapag natitignan ng picture, ganun lang, yung ganun. Eh, bakit pa palaging na-reject, sabi ko. Ewan ko, sabi din ang asawa ko, ewan, bakit na-reject din palagi. Tapos tumawag kasi sila kahapon, guys, kahapon ng hapon. Napapuntahin daw yung asawa ko ngayon doon. Pero ang kagandahan lang kasi dito, guys, once na may problema, may na-reject na may na-reject yung passport mo, tapos na yung passport mo. Kung may number ka lang sa loob na ano, kung may number ka lang sa tao na nagtatrabaho sa loob ba, tatawagan ka na nila. Sasabihin ka na ano, like, uy, na-reject na naman yung ano, na-reject na naman yung picture ng anak mo. Pumunta ka na naman dito ulit bukas, yung ganun. At saka, tumawag din siya kahapon. So, nabang ka rin sabi na yung passport ko is tapos na, guys. Masaya ako, eh. Sobra. Ewan ko kung sa akin lang ba, or kay RG din, or ano. Parang siguro kasabay kay RG siguro, guys. Hindi ko lang din sure. Dito kasi, guys, is ano, parang pag walang taong masyadong nagpapagawa ng passport, mabilis yung pagkagawa ng passport mo. Pag maraming tao naman ang nagpapagawa, medyo ano talaga, natatagalan yung passport mo. Like yung sa asawa ko, ilang days din siya nagantay yung sa kanya. Hindi na ako naglagay ng planggana, guys, para mag ano ng tubig nito yung pinahugasan ko. Kasi kagabi talaga, guys, nag-iib ako ng tubig sa water dispenser. Biniligan ko na yung mga halaman ko. Sinabay ko na. Kaya hindi pwede na ano, guys. Ewan ko ba itong motor namin ng tubig. Kailangan niyang mapalitan ng hose, guys, na yung makapal. Na isisilid mo na lang siya doon, na nakatambay na lang talaga siya doon. Sana nga mapalitan yun, guys, yung bago mapalit yung asawa ko. Palagi ba naman ako nananaginip ngayon na ano na umiiyak ako kasi umalis na yung asawa ko. Umalis na yung asawa ko. Yung napalis na yung asawa ko. Yung ganun ba? Dito ko muna patuloyin, guys, tapos mamaya ililipat ko siya doon kasi may ano pa doon, may laman pa doon sa kabila. Hindi ko lang hinugasan kasi, guys, yung pinagkainan lang namin. Tapos yung mga kaldero, nahugasan ko na kagabi. Pagkatapos ko kasi nagluto, nilipat ko na lamang yung laman sa flat, sa ano, sa yahong, hindi, naghugas na ako ng kaldero. Pero yung kanan hindi ko, mayroon pang laman. Kanin. Bahaw. So mamaya, halo na din magluluto ako ng kanin. Kailangan ko talagang bumili ng planggana, guys. Yung sakto lang dito. Soon. So, tapos na ako maghugas. Done na, ayan. Yan lang naman kakunti yung hugasin ko. So, nandito na lang, guys. Bukas, mamaya po ulit. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo na po sa mga hindi po nag-i-skip. Thank you so much po. Bye-bye, guys.